Yun, yan guys, hi, good morning, good evening, or anong oras nyo man napapanood tong YouTube channel ko. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano magamitin itong Facebook Ads Manager, kung paano magumawa ng ads gamit itong application na to or itong Facebook Ads Manager. Ulit-ulit, char. So, sa Ads Manager mo siya makikita. Ito yung pinaka-interface ng Facebook Ads Manager. So, bago mo magagamit to, dapat meron ka munang page, Facebook page. Kasi minsan, sa Facebook page mo, sound testing, pasensya na guys. Sa Facebook page mo, pwede ka rin gumawa ng Facebook ads, pero hindi siya kaparehas ng Ads Manager na yung target audience mo is marireach mo talaga. Pwede mo siyang gawing manual. Ito yung kagandahan ng Facebook Ads Manager. Hindi gaya ni Facebook page mo. Nagagawa ka lang na account and then publish na. Ito hindi. Ito yung ads ko na active ngayon na 120 pesos ang daily ko. Tapos link clicks lang siya. Kumbaga meron siyang landing page na pupuntahan. Tapos, parang affiliate. Sa affiliate, yun. Sa affiliate ko siya ginagamit. Itong page like pati. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumamit na to. Paano ba gumawa ng ads gamit itong Facebook Ads Manager. Yan. Select lang kayo ng create. At saka kung para saan ba yung ads nyo. Kung sa traffic, papuntang website, engagement ng post nyo, apps, video views, itong video views na to, lead generation, message, ito yung sa Facebook mo. Ito rin yun, nandito na lahat yan sa conversion. Pero ang gagawin natin ngayon is, kung affiliate kayo is sa traffic, yan, or engagement. Kung sa Facebook page like or engagement ng Facebook page nyo, itong gagawin nyo, yan. And then, continue nyo lang yan. Once na continue nyo na yan, automatic siyang pupunta dito. Campaign name. Yan. Page line. Or kahit anong gusto nyo ilagay dyan. Eh, may page like na pala akong file name. Likes na lang. Yan. Campaign name. Special ad categories. Hindi nyo kailangan i-select to kasi ito siya. Sa mga credit card, housing loans. Huwag nyo i-select yan. Kayaan nyo lang yan. Sa campaign, wala na kayong babaguhin dyan. Campaign objective, wala rin kayong babaguhin. A-B test, wala kayong babaguhin. Itong budget optimization, kailangan nyo yan baguhin. Dahil dyan kayo magsiset ng inyong daily budget. Yan, kunyari, 60 pesos a day. Lowest cost strategy niya sa campaign bid strategy niya. Ang sinet ko is lowest cost. Pwede nyo rin baguhin yan. Sa lowest cost nyo, ito yung specific na nakalagay. Get the most result from your budget. Control your cost while getting the most volume result for your budget. Bid cap. Ito lang ang kadalasan ginagawa ko dyan. Lowest cost kasi yung click per ano niya, mababa lang. Tapos next nyo lang siya. Ad scheduling niya is all the time. Kasi 60 pesos lang siya, mababa lang siya. Si Facebook Ads Manager kasi kung gano'ng kababa or kalaki ang budget mo, ay lang yung ma-release na audiences niya. Ayan. 60 pesos lang muna tayo. Pero hindi natin pa-publish guys ha, kasi meron na ako yan. Next nyo lang, mapupunta na kayo dito ngayon. Ayan. Pwede nyo rin ilagay dito like. Or bahala na kayo. Ayan. Kung meron kayong specific date or promotional tungkol sa advertising nyo sa Facebook, pwede nyo ilagay dyan. Yan. Pero sa akin, wala naman. Kaya turo ako lang yung paano gawin ba. Charot. Ayan. Create kayo ng audience nyo. Ayan. Pwede nyo ilagay dito, girl shopping, kung tungkol saan ba yung age nyo, kung tungkol sa gadget, sa mga pambabae, sa laro, ganun. Kung saan location nyo gusto. Yan. Ito yung mga range ng age nyo.
Ito yung memang specific. Ito yung gagawin natin. Detailed targeting. I-edit mo yan. Kasi, pwede kang gumawa ng, kunyari, tungkol sa gadget. Sa kanyang gadget. Yan. Pero wala. Walang lumabas. Suggest ka na lang. Or mag-browse ka. Pwede rin mag-browse ka. Kasi yung mga interest ng tao. Sa Facebook kasi, kung ano yung binabrowse ng tao, ayun ang nilalabas niya. Kasi nga, detail targeting niya. Ayan. Sa educational, kasi napapansin ko kay Facebook, minsan, bakit ito yung nakikita ako? Ah, okay. Ito yung detail target sa akin, Facebook. Sa entertainment, pwede yan. Or sports, technology, select yung technology. Once na select yan, lalabas lahat yan. Technology, lalabas yan. So, 57 million na ang market mo ngayon. Pero, mababa ang estimated daily results niya kasi ang budget mo is 60 pesos lang. Nandiyan na lahat yan. Sa shopping activity, select nyo. Tapos lalabas dito. Lalabas dyan yung potential reach niya. Pero depende pa rin yan sa daily budget mo. Ayan. Na-select nyo na kanyari yun. Diba guys? Gagawin naman natin ngayon is i-hide ko lang to. May detail targeting na kayo na na-set. Pero, kailangan nyo pa rin i-check to. Yan. Kasi si Facebook na rin ang bahala. Dadagdagan niya yung detail targeting na ginawa mo. Yan. I-expand nyo yun. Ayan na siya. And then, automatic. Okay na kayo dito sa may detail targeting nyo. Okay na kayo dito sa may location. Philippines or kung saan-saan bansa nyo siya gusto ilagay. Pwede nyo ilagay dyan. Yan. Search location nyo lang. Type nyo lang dyan and then enter. Okay na yan. Philippines lang muna kasi dito tayo eh. Sure. Sa cost control niya. Itong cost control niya, depende si Facebook dyan kasi kapag mababa yung budget mo, kasi ang ginawa natin kanina ay lowest cost bid strategy. So, mas mababa yung ano niya, cost control niya. And then, yan. And may ito, placement niya. Kailangan automatic yung placement niya. Ito kasi, si Facebook yung maglalagay kung saan niya ilalagay sa may marketplace ba or sa Instagram. Sa lahat ng platform ni Facebook, ilalagay niya yan. Kasi kung manual, yung mamimili niyan kung saan mo gusto lalagay yan, lalabas siya dyan. Yan. Lalabas siya sa lahat na yan. Ano, manual yan. Pero hindi kasama si Messenger kasi page like to ng Facebook. Yung automatic placement recommended yan ni Facebook. Yan. Yan. Pag ni-next mo siya, automatic na naka-indrop ka kasi. Yan. Kapag ni-next mo is lalabas doon in review. Kaya may error tayo. Yan. Ito maganda ipakita natin yan. Select post mo ngayon yan. Kung saan yung may error. Ayan. Nakalimutan ko pala kanina ilagay. Pero okay lang yan guys. Kasi lalabas naman dito sa may setup error. At saka dito, lalabas dito sa part na to kung ano yung may error. Select mo lang yan. Kung ano yung Facebook page mo na ilalagay dyan. Select. Ayan. Facebook page. Yan. Pwede kang gumawa ng create ad or existing post mo. Select post. Yan. Pwede mo ilagay yan. Depende sa'yo kung ano ilalagay mo. Ito yung post. May caption siya. May limit siya. Masyadong mahaba. I-change na lang natin. Ito kanyari. Yan. Continue natin yan. Ito yung mga placement ni Facebook na automatic as recommended niya. Sa feeds, lahat dyan lalabas yun dyan. Yan. Wala ka nang babaguhin dito sa may ilalim niya. Ito, call to action. Add button ka. Lagay mo ngayon is
send message or depende sa iyo. Ayan guys, balikan ko muna dito sa may likes niya. May mali kasi page like dapat to eh. Ah, post engagement pala yung inan natin kanina. Page like tayo. Yan, select mo yan. Ito yung pinakauna. Ito yung nakalimutan natin kanina. Yan, dapat page like. Ito, okay lang to. Okay lang na may error dyan, pero select mo yung page. Select mo yun dyan. Select ka lang. Ayan guys, pasensya na. Nakalimutan ko kasi. Yan, okay na yan. Ito kasi sa pinakadulo niya, sa last part, menu add is lalabas dyan yung ito kasi yung creative media na to. Gagawa ka dyan ng mga slideshow or create ka ng video. Yan. Ito yung page likes mo. Select page. Yan, select natin yan. Wala kang babaguhin doon, wala kang babalikan. Pinakalas ka na sa may new ad, pwede mo baguhin din yan, likes. Hindi ka malito. Ito yung pinakauli niya. Yan siya. Mag-add tayo ngayon ng yan. Ito kanyara yan. Para sa page like natin, lalabas yan. Tapos maglalagay ka ng text dito ngayon. Ito na siya. Ilalagay niya sa may sa feeds or sa marketplace. Pero kapag post engagement, lalabas siya sa maraming platform ni Facebook, sa Messenger, or kung saan-saan. And ayun yung kaibahan ni post engagement sa page like. Ayan. Gaya na ito kanina. Saan ba yan? Ito, mababago rin pala yan. Mag-charge sa'yo kapag depende sa impression or sa may page like mo. Impression kasi yun. Ayan, wala ka na mabaguhin dyan. Ang binago lang natin kanina is yung page like. Campaign objective na nakalimutan ko ano to, set page like. Pero kapag post engagement, same pa rin siya. Pero may likes na babaguhin ka dito sa dulo. Either wala yung likes niya. Ano lang. Ito siya. Wait lang. Ito. Ito, tignan mo na wala dito yung likes or I mean yung call to action. Mawala kasi yung call to action kapag page like siya. Yan lang siya guys. Pwede mo na siya ngayong i-publish. Yan. Kapag pinablish mo siya, malalagay dito is interview. Yan. In-review siya ngayon. Kasi nga hindi i-review pa ngayon ni Facebook yan. Makita mo siya ngayon dito sa may Ads Manager mo. Select mo lang itong Business Tools tapos Ads Manager. Pupunta siya sa home ng Ads Manager mo. Makita mo ngayon dyan is in review. Ayan. So, ito yung sa likes mo. In review siya. Lowest cost, 60. Budget mo. Ayan siya. Ongoing. Pero kung gusto mo siyang i-post ngayon sa may page mo, punta ka lang ulit dito sa my business tools. Select mo lang yan. Kasi, once na na-publish mo yon ni-review ni Facebook, hindi pa siya nakikita sa Facebook mo, Facebook page mo ngayon. So, kailangan pumunta sa may page post. Yan. Anyway, yan, bagel internet. Yan, dito ngayon sa may ad post. Tapos, select mo itong pangalawa. Kasi itong una, ito yung ads na ginawa mo papunta sa marketplace. Ito naman yung isa, papunta sa may mga Facebook stories or anywhere. Yan. And then action. Publish. Once na-publish siya, mapupunta siya sa may publish post. So, ibig sabihin, makikita mo siya ngayon sa may
Facebook page mo. Kasi yan na guys, medyo nalito lang tayo. Nalito ako sa may post engagement or sa page likes. Pero ang magkaiba lang doon is yung sa may call to action, sa may dulo ng pinaka-last part ng paggawa mo ng ads. So, yun na guys. Tanong nyo na ako. Reply lang kayo. Salamat.